Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga kaibigan po natin. Welcome back dito po sa aking YouTube channel, ang Alindog Comic. Ayan, ngayon pong umaga, pupuntahan po natin, no? Ang bahay po ni Kuya Eric. Kagabi, nakapag-video call po kami ni Kuya Eric. Tumawag po sa akin yung asawa ni Kuya Eric. Sabi daw ni Kuya Eric, lagi daw pong sinasabi ni Kuya Eric na gusto daw po akong makausap. Kaya nag-video call po kami. Pero sad to say, yung po sitwasyon po niya kagabi, hindi na po talaga maganda. Halos hindi na po siya makapagsalita. Parang, may gusto siyang sabihin sa akin. Kinakausap ko siya. Sabi ko, hello Kuya Eric. Si MM po ito. Ngayon, Kuya Eric, pagaling ka. Sabi kong ganyan. Tapos, kinakalong siya. Kinakalong siya nung asawa. Pilit siyang ibinubuhat ng asawa para makita ako sa video call. May sinasabi si Kuya Eric na hindi ko na naiintindihan. Kasi gawa ng nanghihina na siya, nahihirapan na siyang huminga. So, hindi ko po naiintindihan kung ano man po yung sinasabi niya. Pero, dati pa nagsabi na yon na yung asawa ang sabi gusto raw ako makausap ni Kuya Eric. Talaga, lagi sinasabi na gusto raw ako makausap ni Kuya Eric. Para daw personal ako mapasalamatan. No? Kaya yun, kagabi, tapos nakatanggap ako ng chat dun sa asawa ni Kuya Eric. Na si Kuya Eric daw po, wala na. Wala na po si Kuya Eric. Tuluyan na po na maalam si Kuya Eric. Hindi na po nakayanan ni Kuya Eric yung pong kanyang dinadalang sakit, no? Rest in peace and condolence po sa family ni Kuya Eric. At doon naman po sa mga sponsor na hindi po bumitaw, no? Sa paglaban ni Kuya Eric sa kanyang sakit, nais ko pong pasalamatan. Maraming salamat po sa mga sponsors na talagang tumutulong kay Kuya Eric. Thank you so much. God bless po sa inyong family. Ayan, sana po pagpalain po kayo ng bunggang-bungga ng ating pong Panginoon. Kaya ngayon po, pupuntahan ko po si Kuya Eric. Ngayon pong araw pong ito para po makita po natin ang sitwasyon po nila. Ayan. Bibili po ako ng akin pong madadala para po sa mga naglalamay, no? Bibili po tayo ng kahit na para mga biskuit tapos kape. Ayan, mga kaibigan. Samahan po ninyo ako sa pagpunta ko kay Kuya Eric para po makita po ninyo. Namili po ako ng konting mga tinapay para po kahit papano meron na po tayong maibigay, no? Kay Kuya Eric. Yan. Ito. Oh my God. Ito po. Namili po tayo. Ito. Yan. Tsaka namili din po ako mga kape. Kape. Para po doon sa mga naglalamay kay Kuya Eric. Nakakalungkot isipin na si Kuya Eric ay wala na, pero wala po tayong magagawa. Dahil hanggang doon na lang talaga ang buhay niya. Ayan. Ngayon po, iahatid po natin ito sa bahay po nila. Iaabot po natin ito doon po sa asawa ni Kuya Eric. Samahan po ninyo ako, mga kaibigan.
dyan. Pupunta na po tayo dun sa bahay po ni na Kuya Eric. Papasok na po tayo sa school. Pero kami yung dala. Tanggapin mo na at parang hindi ka nang hirapan. Paano na daw sila? Ate, kaano-ano mo si Kuya Eric? Ano, kapatid ko po si Nora. Ah, kapatid mo si Ate Nora. Asan siya ngayon? Po sa barangay, kay kapitan po. Bakit? Ano ginagawa ko, kapitan? Nagkaano po nung nung death certificate. Death certificate? Natutuwa nga isa kahapon at sabi kahapon na yun, Eric, binigyan ka niya ng sponsor mo kay ano, dinadaan niya ni Ate ano, tapos tawagan mo niya at kakausap. Kaya po baga tinatawagan kay kahapon pagdating. Hinantay lang siya. Kahapon, sabi niya ay maalis na daw siya, at napapagod na daw siya. Ayaw na mag-inom ng gamot. Ngayon lang yan. Maano pa nga, oh. Maano pa? Init pa. Inano lang yung kapatid na makausap yung nasa Saudi. Nasa Saudi yung kapatid. Yung panganay. Tapos tig-pre-over yata siya. Tapos yung pagka-pre-over, nagpunta si Nora sa ano at papauluhan nga ni. Tapos po yung pag ano niya, pag nagtangka dito si Nora, pagtangka niya dyan sa may pintuan, siya na yun, huling hininga na niya. Nagpapalaiyak ng nanay. Anak ko, pa. Tawagin mo si tiya mo na kay Ate Kura. Nandyan ka mo si Tita Imet. Yung kamong ano mo hinihintay. Wala na si Kuya Eric, mga kaibigan. Kinuha na siya ni Lord. Hindi na rin nakayanan ni Kuya Eric. Yun pong kanyang sakit. Ano yung sa blood sugar po? Blood sugar. Zero-zero balance na yung ano niya. Blood sugar. Saka yung sa Steiner bagay na. Yung sama-sama. Ate, kagabi, nakapag-video call pa tayo ni na Kuya Eric. Okay. Anong oras tayo nag-video call kagabi? Madaling araw na yun. Ano? Mag-aalas 9 na ko ng ating gabi. Mag-aalas 9 ng gabi. Ah, alas 9 ng gabi. Oo. Kasi sabi niya po sa akin, tawagan daw kita kasi gusto niya magpasalamat po sa lahat ng tulong na binigay mo sa kanya. Sabi niya, yung huling bilin niya. Malaki yung pasasalamat niya sa inyo. Kasi hanggang sa huli na wala na siya. Tinulungan mo si Eric. Nandiyan yung tulong mo, hindi mo siya pinabayaan. Tapos tulong sa mga tao niya, mga nagtutulong kay Eric. Maraming salamat po. Kami sa huli po, hindi niya po iniwan si Eric. Kanyan po yung suporta niyo. Para sa kanya, para po bumalik siya, pero wala po talaga, hanggang dito na lang po si Eric. Pero sabi mo, dadalhin sana yan ng Manila. Mamayan po sana kami mamaya sa Orto, papuntang Manila. Pero hindi ko na po siya manan. Hindi mo na manan. Asan ka nung,
malagutan siya. Daddy, punta po ako simbahan, pero inabutan ko ba naman po siya? Kanina lang po, alas 9 po. Kasi kagabi po, para po siya pumatos na siya. Alas 9, yung pagkatapos po ng video ko natin. Oo. Siya pumatos na po siya hanggang umaga na po. Hanggang alas 9 ng umaga. Nawala na siya. Bago siya namatay, may mga sinabi ba siya sa'yo? May mga bilin ba? Ano yung napag-usapan niyo bago siya namatay? Sabi niya po sa akin, gusto niya magpasalamat po sa mga tao na tumulong sa kanya, yung may mabubuting kalooban niya. Hindi siya iniwan hanggang sa huli. Kay Kuya Bal, maraming salamat. Kasi tinulong siya. Kay Mama Isin, sa mga tumulong sa iba po mga tulong kay Eric, maraming salamat po. Meron ba siyang SSS? Meron po. Kasi nilalakadin niya po. Lalakadin po po. Para kahit pa paano makatulong yung makukuha ninyo sa SSS sa Burial. Tapos meron pa rin yung death benefits na tinatawag. Kahit po, masakit na akit lang ko po sa gabi kasi sumra na po yung paghihirap na Eric sa loob na 10 taon. At least naging masaya siya sa piling mo. Hindi mo siya pinabayaan, hindi mo siya iniwan, talagang sinuportahan mo siya bilang asawa, no? Ipinadama mo rin sa kanya yung pagmamahal mo sa kanya. Kailan yan dadalhin sa ano? Sa punerarya? Anong oras? Magto po mga alas 5. Nang hapon? May kausap na kayong punerarya? Meron na po. Nagpunta na po doon sila kuya kaso mahal po yung hiningi sa kanila, 17,000. Ipinaalam mo na ba yan sa ibang mga kapatid ni Kuya Eric? Opo, lahat naman po. Tinawagan niya ba po siya? Ano, wala. Lahat na po siya kausap niya. Kung sakaling nakikinig ngayon si Kuya Eric, yung kaluluwa niya, ano yung nais mong sabihin kay Kuya Eric? Ang nais ko lang po sabihin sa kanya, mahal na mahal ko po siya. Sabi sa hindi po. Andito lang po ako. Hindi ko po papayahan yung tatlo naming anak po. Kasi yun lang po, iniwan niya sa akin kailangan. Pang ilang kapatid ka po ni Kuya Eric? Pang lima. Saan sa akin si Eric? Saan ka po nakatirap? Sa unahan lang, dyan sa looban. Sa unahan lang. Ano po yung mensahe mo dun po sa mga taong patuloy na tumutulong kay Kuya Eric? Nagpapasalamat ako sa mga tumutulong sa kapatid ko. Sana hanggang ngayon, supportahan niyo pa rin kapatid ko at kami ay humingi ng tulong sa karagdagan ng pambili ng kanyang kabaong. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan po mga kaibigan, nakita po natin yung sitwasyon, no? Talagang wala na po si Kuya Eric. Yan, ang sabi ko po dun sa asawa, kasi hirap po sila sa pambayad eh. Pambayad sa kabaong, sa pag-imbalsama, no? Sana meron pa pong tumulong po sa kanila sa huling pagkakataon para kay Kuya Eric. Ang sabi ko po, kung meron ka akong SSS, meron naman doon nakahulog ng 3 buwan. Sabi ko, kahit pa paano meron ka ako kayo dyan makukuha na burial tapos death benefits, no? Para kahit pa paano makadagdag doon sa bayarin, sa punerarya, sa pag-imbalsama,
sa paglilibingan, dun-dun sa ataol na gagamitin ni Kuya Eric. Yan, kawawa naman po yung asawa, pero dapat talaga magpakatatag po siya, no? Kaya, ako na rin po personal na mananawagan dun po sa ilang mga kababayan po natin na may mga ganito ang puso. Please, pakitulungan po natin kahit sa huling pagkakataon dito sa lupa ng katawan po ni Kuya Eric, no? Para hindi naman na po mahirapan pa yung pong family, lalong-lalo na po yung pong asawa ni Kuya Eric. Talagang litong-litok, sobrang hirap din po, hindi rin po niya alam kung saan po siya kukuha ng pangbayad, no? Kaya dapat please, tulungan po natin. Yan, inuulit ko po, maraming salamat po sa mga sponsors at walang sawang tumutulong, ano, sa patuloy na tumutulong hanggang sa huling hininga ng buhay ni Kuya Eric. Thank you po so much. And God bless po sa family po ninyo. Malaking pasasalamat din po ng asawa ni Kuya Eric doon po sa naging bahagi, no, ng paglalakbay ni Kuya Eric nang siya po ay nabubuhay pa lang. Nang siya po ay nabubuhay pa, naging bahagi ng kanyang pagkikipaglaban sa kanyang sakit. Ayan, malaking pasasalamat po ng asawa ni Kuya Eric doon po sa mga kababayan po natin, may mga kininto ang puso na walang sawang tumulong sa kanila. Ayan, at syempre pa, sabi niya, malaki rin daw po yung pasasalamat niya sa akin kasi hindi ko raw po pinabayaan at sa huling sandali daw po ni Kuya Eric, eh, talaga mo, andyan po lagi ako. No? Nakakaano naman po kasi na iwan natin yung ganong klaseng sitwasyon, no? Sabi ko nga sa kanya noong nakaraan na nagpunta dito, kasi balak talagang dalhin na ngayong araw na to si Kuya Eric sa hospital. Sabi ko, eh, kung sakali ka kung walang gasolina yung gagamitin ambulansya, gagamitin sa pagbiyahe ni Kuya Eric papuntang Manila, sasagutin ko na ako yung gasolina ng ambulansya. Pero sa nakakalungkot ng pangyayari, eh, hindi na po mangyayari yung pagpunta ni Kuya Eric para po siya ay mapoperahan sa Manila, kasi wala na, kinuha na po siya, no? Kasi meron pa akong kamag-anak na meron pong gasoline station. Pwede po akong mangutang po doon para mapagasolinahan sana yung gagamitin na ambulansya sa pagbiyahe kay Kuya Eric para dalhin sa Manila para mapoperahan, no? Sayang. Ang inaano ko, eh, siguro kung sakaling ang kinikita ko sa ating YouTube channel ay malaking-malaki na, yun palang sigurong unang lapit nila sa akin, siguro na paoperahan ko na yun. Kahit 300,000, bibigyan ko yun para sa kaligtasan ni Kuya Eric, para hindi pa siya mawala sa mundong to, no? Para madugsuman yung buhay nila niya. Kaya lang, wala naman po akong magawa. Wala pa akong kakayanan na i-shoulder yung pong malaking bayarin niya dapat sa hospital, sa doktor, kung sakasakaling siya po ay maoperahan yung time na yun, no? Ang tanging na itulong ko lang po yung mga paunti-unti, yung mga hatid-hatid po ng mga sponsor, yan. Pero kung nagkataon na kumikita ako ng 500,000, kahit yung 50% nun, ibibigay ko para sa operasyon ni Kuya Ed. Kaya lang, wala naman po ako magawa. Kasi magkano lang naman po ang kinikita ko. Hindi natin kaya yung demand ng hospital, no? Na ganun kalaki. So, siguro kung nangyari yon, sana nadugtungan natin yung buhay ni Kuya Eric.
sana napaoperahan si Kuya Eric. Kaya lang, I am really sorry. Kasi... wala pa akong kakayahan. Ganun pa man, malaking pasalamat ng kapatid ni Kuya Eric. Nung kapatid ni Kuya Eric, lalong-lalong nung asawa, no? Sana Kuya Eric, kung nasaan ka man, laging paribabantayan ang iyong family, i-guide mo pa rin sila kahit hindi ka na nila nakikita. Ayan, no? Kuya Eric, maraming salamat din sa kabutihan mo, sa kabaitan mo ipinakita sa akin. Thank you so much. Kasi kahit kunting panahon naging magkaibigan tayo, makilala kita. Si Kuya Eric, mapagmahal na asawa. Lalo na yung asawa ni Kuya Eric. Talagang mahal na mahal niya si Kuya Eric. Kahit sa huling sandali ni Kuya Eric, talagang hindi niya binitawan si Kuya Eric. Yan. Rest in peace po, Kuya Eric. Condolence sa family. Sana magpakatatag ka para sa asawa ni Kuya Eric. Magpakatatag ka. Sabayan mo, ano? Sabayan mo yung pagsubok. Labanan mo yung pagsubok. At hamon ng buhay. Kung hindi mo yan sasabayan, hindi mo yan malalagpasan. Dahil yung pagsubok na yan, pansamantala lang yan sa buhay natin. Ako, ang dami-dami kong problema. Minsan stress ang mukha ko. Kasi ang dami kong problema. Lalong-lalo na may sakit ako. No? May sakit ako, sa totoo lang. For operation na rin ako. Pero, wala. Walang pera eh. No? Siguro, pag lumaki yung channel ko, mapapa-opera talaga ako. Pero sa ngayon, wala pa. Mga 120,000 eh. Saan ko yung kukunin? Diba? Hindi nila ako makain ng bawal para hindi ako atakihin. Ayan. Kuya Eric, patuloy mong bantayan ang iyong family, i-guide mo ng tama, lalong-lalo na yung mga anak mo. Ano, nakikita ko naman sa mga anak ni Kuya Eric, lalong-lalo yung sa panganay, napaka-responsable, masipag naman mag-aral. Diba? At saka, naniniwala ako sa kakayanan ng asawa ni Kuya Eric. Laban lang, girl, no? Sabayan natin kung ano man yung mga problema, sabayan natin, no? Pero, sa pagsabay natin sa problema, iisipin natin na laging may pag-asa. Yung pagsabay natin sa ating problema, hindi natin namamalayan. Nalalampasan na natin ng dahan-dahan, ng paunti-unti yung problema, hanggang sa mawala na yung problema natin. Mapalitan na ng saya, ng ginhawa sa buhay. Ayan, no? Pray lang, girl. Pray. At patuloy tayo magsikap, no? Hayaan mo. At andito lang ako. Andito lang ako lagi. Kung sakaling may mga puro problema ka at kaya ko rin lang naman, just text me. Alam mo kung saan ako pwedeng puntahan. Meron akong Facebook Messenger. You can text me. You can message me anytime. No? Pag lumago itong aking YouTube channel, isa po siya sa mga tutulungan ko talaga. Yung family ni Kuya Eric. Maraming salamat sa lahat ng mga sponsors. Ayan, thank you so much. Sa lahat naman po ng mga viewers, subscribers, ayan. Huwag po ninyong i-skip ang ating ads. Thank you so much. Malaki po yung utang na loob ko sa inyo. Ayan, thank you so much. Bye-bye and God bless.